konsepto or pag-iisip or prinsipyo na nakakalungkot, eh bitbit pa rin natin kahit tayo saved na. Kahit tayo Christian na. Isa sa dahilan niyan ay dahil tayo immature pa. Yung iba ay nagsisimula pa lang tayo sa pananampalataya. Ang ating simbahan, bata pa naman. Na wala pa naman tayo nga nasa tatlong taon pa lang naman tayo. So, karamihan pa inyong convert. So, nandun yung point na may mga bit-bit pa tayo ng mga worldly concepts. Ano? Now, anong dapat natin gawin? Dapat yan ay ating mabago. Dapat yan ay ating tanggalin. So, pag nagsabi sa verse 14, hindi na dapat tayo parang bata na ginapalid kundi indiin. Kundi tayo dapat ay stable, nakaangkla sa salita ng Diyos. Sapagat ang tao na nakikinig ng salita ni Kristo at ipinapamuhay ito ay kagaya ng isang tao na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Dumating yung bagyo, dumating yung hangin, dumating yung baha, pero hindi natinag yung kanyang tahanan. Bakit? Kasi ito'y nakatayo sa bato. Anong bato? Matibay na pundasyon. Amen? Amen. Kaya mga lalaki, mag-amen mo kayo. Amen? Amen. O, mga babae, makinig. Bakit? Sapagat yun ang kalooban ng Diyos sa atin. Ano? Na tayo ay tumindig sa tamang prinsipyo. Ngayon, ano yun, Pastor? Maraming bagay. Pero may ilan lang huwag ko ibibigay sa inyo. Amen? Maraming bagay na mga worldly concepts na dapat nating tanggalin. Hindi ko lahat kung madidiscuss yan. I'm expecting na kayo, sana ay basahin nyo ang Bible nyo at maging makapa tayo sa pag-attend sa church para tayo patuloy na matuto malinis ba? Matanggal yung mga maling pag-iisip. Ngayon, bigyan ko kayo ng ilan. Ano? Mga maling pag-iisip, maling konsepto na nakakalungkot man ay pinaniniwalaan pa din ng ibang mga Kristiyano. Number one, worldly concept about spouse. Okay, worldly concept about spouse. Ang spouse, syempre sa Tagalog, asawa. Okay? So, may mga Kristiyano na pero may mali pa rin konsepto pagdating sa asawa. Okay? So, alamin natin yan. Ano? May mga tao, may mga Kristiyano na naniniwala na sabi nila ay mayroong tinatawag na destiny. Okay, ano? Destiny ba? Or may tadhana. Kaya nga yung may ginatawagan sa libutan na ano? Mr. Right. Di ba? Or Miss Right. O the one. Ano? Are you the one? O humilira, ano? O yung ibang pananalita ay mga soulmates. Ano? Naghahanap ng soulmate. Naghahanap ng kanilang the one. Ano pa mga salita yan? Naghahanap ng kanilang Mr. Right. O sa sikat ngayon sa mga kabataan, yung tadhana. Pinahanap nila yung kanilang tadhana. Kaya nga namin sinasabi silang pinagtagpo. Ngunit hindi tinadhana. Ha? At ano eh? Worldly concept kasi yan. Yan ang konsepto ng sanlibutan. Yan ang pag-iisip na meron ng sanlibutan pagdating sa lifetime partner or asawa. Malinaw? Yan ang konsepto na meron ng sanlibutan pagdating sa pag-aasawa. Na meron silang parang hinahunting. Okay? Meron silang parang hinahunting, sinisearch, talagang may goal sila sa buhay na mahanap yung kanilang soulmate, Mr. Right, Miss Right, the one, katadhana, ano kung ano pa man na. Now, mayroon ba talagang nakatadhana para sa iyo? Kung pagbabasihan natin ang mga kanta ng sanlibutan, payo ng sanlibutan, pag-iisip ng sanlibutan, meron. Kung yun ang pagbabasihan natin. Malinaw tayo dyan. Binibigyan ko kayo ng options. Kung sinda ang pagbabasihan tayo, igwa. Kasi amin ang konsepto sa sanlibutan. Pero actually, kung pagbabasihan nyo ang Biblia, ano, kung gagawin natin pundasyon ng ating buhay ang salita ng Diyos, walang taong nakatadhana para sa iyo. Malungkot na. Discouraged tuloy. Ano? Wala akong taong nakatadhana sa iyo. Lilinawin ko yan. Makinig lang kayo. Tuloy lang natin. Huwag niyo akong iiwan. Huwag niyo discouraged. Ano? Walang iyakan mo na. Ano? Kung babasihan natin ang Bible, walang tao na soulmate. Ano yun? Kasi iba kasi, konsepto kasi ng soulmate, yung parang sabi nila sa nakaraang buhay sila yung mag-love team, tapos namatay, tapos ano yung mga reincarnation na galing sa kulto na katuwan, mali mo yun. Isa lang mo ang buhay. As it is appointed unto man, wants to die after this the judgment. Malinaw? Sa lang ang buhay niyo, huwag mo sayangin. Okay? But the point is, wala akong soulmate, the one, Mr. Right, destiny, tadhana. Wala ho kung pagbabasihan ng Biblia. Dahil ang Biblia ay hindi mo ito pocketbook.
Hindi ito romantic novel. Hindi ang Biblia ay K-drama. Para hanapan natin ang mga romantic relationships. Ano? Kung pag-aaralan mo ang Biblia, hindi tayo nilikha ng Diyos for romantic relationships. Basahin nyo ang Bible. Sa mga nakabasa din ng Bible. Di ba hindi naman focus ng Bible yung mag-focus sa love life, romanticism? Dili mo yung matatagpuan sa Bible. Bakit? Kasi ang focus ng Bible, ang pinakadahilan, ba't tayo nilikha ng Diyos? Anong dahilan ba't tayo nilikha ng Diyos? Para luwalhatiin natin ang Diyos sa ating buhay. Amen? Hindi romantic relationship, kagaya ng ini-emphasize lang sa libutan. Kasi kapag ikay nanood ng TV, nanood ng mga drama, nakinig ng mga radyo, mga programa nito sa Facebook, magiging na may mga dinidiscuss nila, ang palaging pinupost, puro love life, romanticism, romantic relationships. Yan ang sinisiksik ng sanibutan sa ating muka. Na nakakalungkot ay yung mga kabataan, apektado. Kaya nga ni, teenager pa lang, ako naging nasikaso, imbis na mag-adal, imbis na magtino, mag-invest ang buhay ninda sa tama, para pagdating sa tamang panahon, prepared sinda sa pagpasok sa pag-aasawa, eh wala. Kasi ganitong edad, ano binasikaso, pa-boyfriend-boyfriend, paligaw-ligaw, pa-girlfriend-girlfriend. O di pagdating doon, wala na, instant baby, instant daddy. Amen? Wala na, tapos na. Isip mo napakaganda sana kung malalim ang pundasyon mo, maayos ka, may tinuro. And then, pag nagpamilya ka na bilang lalaki, may leadership ka, may tuturo mo ng tama, may lead mo yung babae, babae ka, marunong ka sa mga gawain bahay, hindi puro TikTok, hinihilinga ka lang, maayos. Eh di, mag-guide mo yung mga anak, pamilya, maayos kayo. Di ba maganda ganoon mga kamaging? Pero ang sanlibutan, yan ang feeling sinisiksik at ang biktima, kabataan. Eh, tingnan niyo yung mga nakapag-asawa na. Ano? Na-realize, hindi naman pala yun. Nung wala pang asawa, hapon ka na nga po sa romantic relationship. Nung na, puro pala away ko. Na-realize mo, hindi pala yun ang katotohanan ng buhay. Yung napapanood mo sa pelikula, yung napapanood mo sa TV, hindi ka rin itong kamatukudan. Di ba? Sa totoo lang, sa mga may edad na. Ano? Ang buhay pa, ang ganitong buhay pala eh. Pag mamamroblema ka, pambili ng gatas, pambayad sa renta, pagpakaon, trabaho. Hindi pala yun yung mga napapanood natin sa TV. Kaya kahit sa mga kabataan, kayo, huwag kayong mag-focus dyan. Amen? Hindi, huwag natin hayaan na nasiksikan tayo ng sanlibutan ng mga maling konsepto. Ang tao ay nilikha ng Diyos para sa kanya, kaluwalhatian. Kaya kanina nang sabi sa Revelation 4:11, diyan sa ating Baptist voice, Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for Thou hast created all things. And for Thy pleasure, para sa katuwaan ng Diyos, they are and were created, tayo nilikha ng Diyos para sa kanyang kaluwalhatian, dili para tayong maging pakasagari. Malinaw? May purpose tayo ba tayong nilikha ng Diyos? Now, actually, ang romantic relationships ay binigay sa atin ng Diyos bilang side dish. Malinaw? Binigay ito sa atin ng Diyos bilang side dish para ma-enjoy natin ang buhay. Kaya nga, nang nilikha ng Diyos si Adan, anong sabi niya sa Genesis? It is not good for a man to be alone. Kaya binigyan niya siya ng Eva. Malinaw? Kaya nga rin, ang ganitong klaseng relationship, yes, that's good. It is not bad. Okay? Pero side dish lang yan. Hindi yan ang main course ng buhay mo. Hindi yan ang main purpose, ba't ka nilikha? Para mag-hunting ng soulmate mo. Amen? Hindi yan dahil na ba't ka nilikha ng Diyos? Nilikha ka ng Diyos para ikay magbigay kaluwalhatian sa Panginoon. Yan ang pinakadahilan. Ano? Kaya nga ang pag-iisip o konsepto na may taong nakatakda para sa iyo ay mali. Paano yun, Pastor? But, okay, pahingan, ipatapos. But, pwede kong ipakita sa iyo mula sa Biblia kung sino ang perfectong kalooban ng Diyos para sa iyo. Kasi iba malaman. Ha? Bagamat walang taong nakatakda, pero pwede natin ipakita hali sa Bible kung sino ang perfecto na gusto ng Diyos para sa inyo, na talagang kakasamahin mo magpasawalang hanggan. Habang buhay, okay? Habang buhay. Okay? Kaya, may ipakita. Gusto niyo ba makita?
Oh, mambihira. Orang naging sabat, okay? Gusto niyo makita, amen? Okay, Matthew 19. Tingnan natin kung sino ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Kasi mga kabataan, harap ng hanap ng tadhana nila. Wala akong tadhana kung pagbabasin mo sa sanlulan. Pero may perfectong kalooban ng Diyos sa imo na siyang dapat mong makasama magpasawalang hanggan. Kasi Bible naman niya, sabi mo nga siya, hindi naman yung pinagpabawal ng Diyos. May tamang oras lang dyan. May tamang panahon dyan. Ano? Mas maganda kung ready ka sa pagpasok dyan. So, sino pastor? Matthew 19. Verses 4 to 6. Verses 4 to 6. Sabi ng Bible, Matthew 19, verses 4 to 6. And he answered and said unto them, have ye not read that he which made them at the beginning made them male and female? Now take note, isang clue dyan ay babae sa lalaki. Amen? Ano? Ang perfectong kalooban sa inyong Diyos, una, ay kung lalaki ka, isang babae dapat. Kung babae ka, isang lalaki dapat. Dahil ang lalaki sa lalaki at babae sa babae, yan ay maruming pagnanasa ayon sa Romans 1. At yan ay hindi kalooban ng Diyos. Yan ay kasalanan. Verse number 6. And said, for this cause shall a man leave father and mother, and shall cleave to his wife, and they twain shall be one flesh. So, ito yung marriage, pag-aasawa. Ikay mag-aasawa, iiwan mo ang iyong nanay at tatay, hindi mo iiwan na walang, wala nang, anong tawag yan? Bahala na. Hindi ganoon na iiwan. Ibig sabihin, hindi ka na aasa sa kanila, sa nanay at tatay mo. Magsasadili ka na. Magiging responsable ka na kaya ikaw bilang lalaki at leader, dapat tumayo ka sa iyong sarili mga paa. Nag-gets mo yun? Kaya isa yan sa mahalaga. Kaya nga dapat prepared ka. Hindi basta-basta pinapasok. Amen? Handa ka because you will leave your father and mother and cleave to his wife. Ihiwalay ka, magsasarili ka, sasama ka sa iyong asawa. And they twain shall be one flesh. Verse number 6. Wherefore, they are no more twain. Dilit na sila dua, but one flesh. Iisa na. What therefore God hath joined together? Take note, kapag ikaw ay nag-asawa, ikaw ay nangako till death do us part. Diba? Ano yung pangako niya? In hunger or thirst, in sickness or health. Blah, blah, blah. Okay? Di ko sa ulo. Till death do us part. Yung panata mo na yun, yung vow mo na yun, ano, eh kay kinasal, nag-asawa na kayo, naging one flesh kayo, nagsama kayo, sabi ng Bible, God hath joined together. Ang Diyos mismo ang nag-join sa inyong dalawa. Kasi ang Diyos ang siyang nagtakda ng marriage. Okay, ng pag-aasawa. Sa Garden of Eden, di ba si Adam at si Eva, siya ang nag-institute niyan. Yung pag-aasawa. Malina? So, kapag kayo mag-asawa, ang Diyos mismo ang nag-join together sa inyo. Anong sabi ng Diyos? Diyan sa huling phrase. Let not man put asunder. Huwag paghihiwalay ng tao. Sino man na pinagsama ng Diyos, huwag paghihiwalayin ng tao. So, ano makikita natin dito? Ibig sabihin, ang perpekto kalooban ng Diyos para sa imo na makasama mo habang buhay, sino? Ang taong pinakasalan mo. Amen? Amen. Ah, pinakasalan mo na yun. Ang taong pinakasalan mo. Kaya nga yung sinasabi ko dito kahit sa mga young people, ano, may mga na kayo nakasama dito, mapalad kayo, ano, mag-isip maigi. Huwag basta-basta pumasok na, pag pinasok mo na yun, wala na. Wala na nalabasan yan. Amen? Ano? Sabi nga naman tatanda, dili na pagan kanin na pag kinawa mo na initan ka, iluluwa mo. Hindi. Ano? Kaya nga dapat yan ay pinaghahandaan, pinagpipray, talagang matinding preparation yan. Kasi kapag yan ay na-join together na kayo ng Diyos, sabi ng Bible, hindi na dapat kayo paghiwalayin. By that, nalaman natin that the one whom you marry is God's perfect will for you. At once na kayo kinasal na, you are making a vow, di ba? Till death do us part. Nangako ka. At yung pangako mo na yon, God will hold you accountable to that vow. Malinaw? Yung pinanata mo na yon, yung pinangako mo yon, accountable ka noon sa Diyos. Kaya dapat yun na iyong panindigan. Kaya nga ang tawag sa nangako ng ganoon, tapos naghahanap pa ng iba, ay adulterer. Di ba? Adulterer siya. Nag-commit siya ng adultery. At yan ay kasalanan
laban sa Diyos. Kaya nga malinaw, pag pinag-aralan natin sa Bible, sino ang kalooban ng Diyos sa iyo? Yung iyong napangasawa. Yung iyong pinakasalan. Malinaw? Kaya nga, kung ikaw ay hindi pa nag-asawa, wala pa. Malalaman mo lang kung sino ang perfectong kalooban sa iyo ng Diyos once na iyan ay iyong pinakasalan or inasawa. Kaya nga, marriage is one of the best ways to show your love. Amen? Eh kung talaga mahal mo, hindi mo pangasalan. Kung hindi pa handa, pastor, eh huwag ka muna maglaro. Huwag mo muna ang bahay-bahayan. Amen? At paganda ka na, eh go, pasok na. O, ito maganda. Di ba? Kung talaga mahal mo, eh pakasalan mo. Ano ang pinupulay pa kasi ng iba, gusto pa ng bonggang-bonggang kasal. Ako sa atin lang naman, opinion ko ha. Opinion ko. Sa inyo, walang problema kung gusto nyo, kaya nyo. There's no problem with that. Pero sa akin, pagbubulay-bulay ba, sabi ko, eh, hindi naman required na kailangan pa lumipat. Kasi pag nag-ano ka, 100,000, 5 digits yung gastos. Eh, nung kami kinasal ni Ma'am Sara, eh, magkano lang yung gastos namin eh. Amen? Hindi mo naman kailangan ibitahan lahat ng mga tao na ang purpose lang, eh, chismis. Kaaway mo, tapos ibitahan mo para lang makapagpasigat. Hindi na. Kahit simple, at least sa, ang mahalaga sa mata ng Diyos, eh, kayo'y pinagsama at hindi kayo nagkakasala. Dahil kayo'y legal at inasal. Amen? At napatunay mo pag-ibig mo, kasi willing ka makasama siya magpasa habang buhay. Amen? Yan ang tunay na pag-ibig, pagpapakita ng pag-ibig. Marriage is one of the best ways to show your love. Kaya nga, God gives every man and woman the power to choose who they want to marry. Kaya nga, yung pagtatakda, yung magulang yung magtatakda sa anak na mapamangasawa, hindi yung biblical yun. Sa Bible, pag pinag-aralan mo, sabi ng Bible, ang babae, you marry whom you think best. Kung sino sa tingin mo yung the best, para sa iyo, ayon sa iyong choice at wisdom na binigay sa iyo ng Panginoon o sa sarili mo, ikaw ang siyang mag-de-decision. It's your choice. Kaya nga, ang the best dyan, ikaw ay puno ng wisdom galing sa Bible. Para pag ikay pumili ng mapapakasawa, matino ang pipiliin mo. Hindi ka lang magbabase sa emosyon mo. Malinaw? Ikaw lalaki, ganun din. Pipiliin mo, hindi lang porque maganda o sexy, kundi pipiliin mo yung nakabasa sa Bible, spiritual, maayos, matino, Proverbs 31 na babae, virtuous woman. Amen. Ano? Yan ay dapat pinaghahandaan. Eh, pastor, eh, paano kung ano? Hindi ko type yung aking ano? Napakasawa. Eh, on the first place, bakit mo pinakasalan? Kaya nga, may tinatawag bago mag-asawa, may tinatawag na dating period. Malinaw? Dating period bago mag-asawa. Ang dating period, ito yung time na kayo mag-date. Okay? So, tinuturuan ko kayo ng biblical na pamaraan. Okay? Bagamat ito'y aking opinion, ano, pagdating sa tamang pagpasok dun sa pag-asawa. Bago kayo mag-asawa, may dating period na tinatawag. Sa dating period, ito yung time, hindi para kayo magbulahan. Kasi minsan, yung dating period, isip ng iba, para magbulahan, maglandian, kiligan, ano, punta dito, punta dito. Hindi yun ang dating period, landian period na yung ginagawa nyo. Okay? Ang dating period, yun yung time para investigahan nyo ang isa't isa. Amen? Kilalanin ang isa't isa. Malaman, maging honest kayo sa isa't isa. Alamin mo yung background niyan. Kilalanin mo yan. Ano ba yung mga ugali niyan? Yung magulang niyan? Alamin mo kung capable ba iyan, handa na ba iyan, mature na ba iyan. Yan ang purpose ng dating. Hindi para makipaglandian. Kaya ang ginagawa ng iba, sa dating period, puro landian, tapos nag-asawa, doon pala nagkatulasan. Eh, pagpira, yun na. O, hindi tapos. Nagkatulpuan na. Amen? Dating period, ito, ba? Kung kailangan mo mag-hire ng mga detective, hindi ba? Mag-hire ka ng detective. Yeah, take note, hindi para maghanap ng perfecto. Malinaw, hindi mo gagawin yung investigasyon, yung bubusisi mo, hindi para hanapin mo kung sino ang perfecto. Kundi titingnan mo yung mga red flags na tinatawag. Malinaw, yung red flags ba, oh, may ugali ito na ano ah, oh, violent ito ah, oh, ano, hindi, kababaan hindi marunong mag-ano. Nagets nyo? Hindi mo hanapin kung sino ang perfecto, kasi kung perfecto hanapin mo, wala, sabi ka talaga. Pero hanapin mo yung mga red flags. Lalo na ang hindi naka ang base sa Bible na hindi magandang pag-ugali ng lalaki o babae. Yan ang yung pinakadabas na basehan ng Biblia.
Malinaw? So, sa dating period, doon, bagamat hindi yun 100% masasala, pero at least, much prepared ka, more prepared ka kasi pagpasok mo sa pag-aasawa. So, pagdating sa pag-aasawa, mas maganda. Amen? Hindi yung nagkakagulatan na lang pagdating doon sa bagay na yun. Malinaw mga kapatid, sa other time, ano, may piniprepare din ako pitching dyan about sa buong topic ng pag-aasawa, dinaanin ko lang yan. But I hope yan ay nagbigay kahit papano ng linaw sa atin pagdating sa konsepto na biblical sa pag-aasawa. Amen? Amen? Okay. So, actually, so paano yung concept na tadhana, Pastor? Actually, yung concept na tadhana, yung worldly concept na may nakatakda para sa'yo, ginagamit lang yun ng iba as excuse para mag-commit ng adultery. Para maghanap ng iba. Kasi, halimbawa, di ba, may kailangan, okay, halimbawa, nag-asawa ka na, tapos hindi mo na taipan. Di ba? Hindi mo na, may mga ganun. Hindi na taipan, hindi gusto, puro away, hindi mo pupukuha nun. Sabi ko nga, dapat bago ka kasi pumasok, inisip mo na yun. Pero wala, eh, nakapasok ka na. Nandung ka na, hindi mo na taipan. So, ngayon, ang gagawin niya nila, hindi siya ang nakatadhana sa akin. Mahanapin ko yung nakatanda. So, magkukumit siya ngayon ng adultery. Which is mali. Excuse lang yun. Malinaw, walang nakatadhana sa iyo. Ang pinakasalan mo, yan na yun. Magpasawalang hanggan. Ay, sorry, magpalagi magpasawalang hanggan. Habang buhay. Okay? Kasi, habang buhay lang po yan. Langit, wala na po yan. Okay? Now, sa araw na, i-discuss ko rin yan. Ano? Kaya nga, di ba yung sikat na singer, eh, may asawa na siya. O, di, naging pwede siya ng kanta. Bakit ngayon ka lang? Bakit ngayon ka lang? O, di ba? Dumating. Pilit binubuksan. So, ine-excuse mo lang yan para mag-commit ka ng adultery. Amen? Ano, yung, ano, kasi nakahanap ng iba. Mali yun. Yun ay konsepto ng sanlibutan. Kaya nga, ang kumayan, pag nag-asawa ka na, husbands, mahalin mo ang iyong asawang babae. Wives, submit unto your husband. Yun ang programa ng Diyos. Kaya nga, napakabalad ng tao, ng Kristiyano. Ito, mga kabataan na to, kung i-apply nyo ang Bible principles pagdating sa pag-aasawa, hindi yung babasihin yung worldly concept na puro emosyon at landian. Hindi yun. Kung babasihin nyo yung Bible, tapos sa inyong paglaki, ay i-apply yung Bible principles, ay napakaganda lang itataguin yung pamilya. Napakapalan nyo. Ano? So, worldly concepts that Christians believe. Number one, about sa spouse. Ano? Maliho ang pag-iisip na may tadhana. Kung sinong pinakasalan mo, inasawa mo, yun na yun. Kaya nga, mali din yung kasabihan, minababasa ko sa mga Christians. Sabi nila, it is better to wait long than to marry wrong. Mukhang tama, pero mali. Bakit? Because you can never marry wrong. Dahil once nag-marry ka na or nag-asawa ka na, you are married, yun na yun, hindi yung wrong. Yun na yung perfectong kalooban sa inyong Diyos that once you got joined together, let no man put asunder. Mali na mga kapatid. Amen? Ano? Mali yung kasabihan niya yun. Ano? So na, punta tayo sa pangalawa. So number one, worldly concepts that Christians believe. Number one, una, about sa spouse. Pangalawa, the worldly concept of swerte. Swerte or luck. Alam niyo, di ba? Swerte ba? Or luck. Parang hindi nyo alam. Alam niyo ba? Yung swerte, hindi siya sabing swerte. Buenas. Pampaswerte to. Pampabuenas to. Ang halaman na to. Ang statue na to. Di ba? Ang kulay na to. Parang swerte yun. Yung number na to. Ay, guess nyo na. Di ba? Yung worldly concept na swerte or buenas, makinig, yan po ay hindi biblical. Malinaw? Hindi yan biblical. Yan ay konsepto na galing sa sanlibutan. Lalo na sa mga kulto. Kasi ang basihan yan ay astrology, zodiac signs, horoscope, na hindi naman nakabase sa Bible. Ano? By the way, definition ng swerte or luck ayon sa dictionary. The force that seems to operate for good or ill in a person's life as in shaping circumstances, events, or opportunities. Diyan pala sa definition niya yan, napakalinaw na hindi yan biblical. Kasi yung force na mag-operate, walang ganoon. Ano? There is no luck in the Bible. Kahit nga yung pag-cast ng lots. Sabi ng Bible sa Proverbs 16:33, the lot is cast into a lap
but the whole disposing thereof is of the Lord. Ang Diyos ang siyang may dispose, nag-dispose. Kaya nga, everything that happens in our life is a consequence of our decisions and actions. Na naman na nangyayari sa atong buhay, hindi po yung naswertihan lang, umalas lang. Bagamat ginagamit natin yan minsan, yung pananalita na yan, pero wala akong swerte or maalas, actually. Ang mga nangyayari sa atong buhay, maganda man yan o pangit, yan po ay resulta sa atong mga desisyon, kag-aksyon. Maling na mga kapatid, ano? Yan ay resulta ng ating sariling mga ginawa. Kaya nga rin sabi ng Bible sa Galatians chapter 6, verse number 7, basahin natin yan. Galatians chapter number 6, verse number 7. Sabi ng Biblia, Galatians 6, 7, be not deceived, God is not mocked. For whatsoever a man soweth, na naman ang gintanong sa tusad na tao, that shall he also reap. Ang mananiyaanihon. Kaya nga, dili tsambahan ang buhay. Dili swerte-swerte, weather-weather, dili mabutang ka sa mga halaman na pampaswerte para buwinasan ka o nanang paman, o ang imo hagdanan ay may malas, puro plata mata o nanang pamanina. Ano? Hindi ko iyan. Malinaw, ang buhay natin na nakabase kung nanang man ang atong gintalong, ay di amo man ang aton, aanihon. Nakadepende yan sa ating mga actions or ginawa sa ating buhay. Everything that happens in our life is a consequence of our decisions and actions. Yung mga zodiac signs, yung mga horoscope, itigil nyo na ho yung pag-ano dyan. Amen? Yung pagkonsulta dyan. Hindi dapat yan ang ating kinukonsulta. Makakanto ka sa mga kukula, pabasa naman ang palad ko. May pawis ang palad mo, pastor. Hindi ho ganoon ang basehan. Hindi ho yung kulay, lucky color. Hindi yung lucky number. Hindi yung kunan, Aris ka, Libra ka. Sabi ha? Sagittarius, Capricorn, hindi zodiac sign mo, hindi yung mga bituin sa langit, ang Diyos, ang Biblia, ang dapat basihan ng ating buhay. Kasi pag binasin mo yan sa mga ganyan, parang buhangin yan eh. Hindi matibay na pundasyon, pabago-bago, tsaka walang katotohanan eh. Pero kapag Bible ang tinayuan mo, matibay na pundasyon. Amen? Ito yung bako na hindi ka matitinag. Kung may tatayuan ka, dapat ang Biblia. Hindi ang mga zodiac signs, horoscope, astrology, o anong paswerte-swerte. Ano yun, di ba sa, ano, yung mga, anong tawag dyan? Feng Shui, Feng Shui. Okay, Feng Shui. Feng Shui ba, Feng Shui? Feng Shui, ganun lang, Feng Shui. Okay, di ba? Feng Shui, si Feng Shui expert. Dapat magsuot ka ng kulay red para swerting ka. Okay. Wala akong ganoon, kapatid. Huwag tayong maniwala. Bilihin mo ito. Oh, mamira, bilhin ka naman. Napapaswerte. Na-business ka. Na-scam ka, kapatid. Hindi mo ganoon ang buhay. Paniwala ka, no? May pampaswerte pala ka. Pampaswerte, Mia. Mamira, ginawa yung arinola na bentahan. Ba't ang pangin ito? Mamira, inihingan na ito gabi. Mamira, ano? Ang dami mo ang pampaswerte. Naglakad ka, mapasimbahan, may umagin, itom na niya. Oh, malas pastor, balik na. Tapos, may palusot na. Diliruksan ang basehan sa buhay. Wala, hindi siya ba, hindi swerte yan, hindi malas. Ano, hindi yung ganyan. Pangit po yan, ano? Kung may pagpapasyan tayo, dapat ang Bible. Amen? Ang Bible na hindi natitinag, ang Bible na maaasahan, kapag tumayo ka dito, hindi ka madidisappoint. We must understand, tandaan natin, that we have a Father in heaven who watches us and knows if we are worthy to be blessed or not. May Diyos po sa langit. Kita-kita, the eyes of the Lord are in every place, beholding the evil and the good, at alam niya kung dapat kita i-bless o hindi. Amen? At baka yung tinatawag mo swerte o malas, eh, hindi ka talaga binibless or binibless ka, depende po yan kasi sa ating actions. Kasi may Diyos na nakatingin. Ano? Kaya nga, kung ikaw, Kristiyano, namumuhay tayo sa ano, sa paswerte-swerte, ano? Yan ay nagpapakita, believing in luck is a lack of faith toward God. Naniwala ka dyan sa mga ganyan, nagpapakita lang na ikaw ay hindi talaga buong nagtitiwala sa salita ng Diyos. Sa Diyos na meron ka. Kasi naniniwala ka pa sa, may sinasideline ka ba? Makakamaswertihan dito sa ano. Di ba, hindi mo ganoon, pampalis ng malas kung ano. Ano na pampalis ng malas? Huwag ka pumuhay sa kasalanan.
Huwag kang mamuhay sa mali. Gusto swertehin ba? Pangit sa lahat. Gusto ba i-bless? Sumunod ka sa Panginoon. Andun yung blessing ng Panginoon. God wants us to live our life fully aware that we are accountable to everything we say and do. Hindi kita dapat magtsambahan sa buhay, umalas o swerte. Dapat aware kita pirmi na ang Diyos gusto niya maging fully aware kita na ang atong buhay ay nakadepende sa atong ginasabi o ginahimo. Ang blessings ng Diyos ay nakadepende sa ating pagsunod sa Kanya. Tingnan niyo sabi ng Bible, Ecclesiastes 12:13. Ecclesiastes 12:13. Sabi ng Bible, Ecclesiastes 12:13, nanong dapat tayong moon, bilang tao? Dapat ba tayong maniwala sa mga ganyan-ganyan? Sabi ng Bible, Ecclesiastes 12:13, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Ang duty mo, dili magbakal sa mga pampaswerte na kruselas, kwintas, kag mga ribulto, dili magsuot sa kulay na pampaswerte, unahan pa man, ang duty mo is to fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Yun ang dapat natin gawin. Magkaroon tayo ng takot sa Diyos, sumunod tayo sa Kanya. Ingatan natin ang Kanyang mga utos or sundin natin ang Kanyang mga utos. Yan ang dapat natin gawin. Bakit, Pastor, pag ginawa ko ito, anong mangyayari? Ito ang mangyayari. Tingnan nyo sa Deuteronomy chapter 11. Deuteronomy chapter 11. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Sa mga naghahanap. Fifth book ng Bible. Tama ko? Tama. Deuteronomy 11 verses 24. Sundan nyo. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, di ba, worldly concepts that Christians believe. Kristiyano na tayo eh. Alam ko naman na may mga bit-bit pa tayo ganoon. Ano, dapat baguhin na natin yun. Dati naniniwala tayo sa ganyan, hindi na dapat ganoon. Maging accountable tayo, huwag tayong tsambahan sa buhay. Hindi yung tsambahan ng buhay, tingnan nyo, pwede matiyak ang langit eh. Di ba? Sumampalan tayo kay Kristo. Noon, isip natin, tsambahan, mapalangit, impyerno. Pero pwede pala. Ayon sa Biblia, ang tao makatiyak sa langit siya pupunta kung siya isasampalataya kay Kristo bilang tagapagligtas. Ganoon din sa buhay. Pwede ka i-bless ng Diyos. At pwede din hindi. Depende sa iyong pamumuhay. Tingnan nyo, Deuteronomy 11, verse 24. Sabi sa verse 24, Deuteronomy 11, ayun, tama ko. 24, sabi na Bible, every place where on the soles of your feet shall tread shall be yours, from the wilderness and Lebanon, from the river, river Euphrates, even unto the uttermost sea shall your coast be. There shall no man be able to stand before you, for the Lord your God shall lay the fear of you and the dread of you upon all the land that ye shall tread upon, as he hath said unto you. Behold, sabi ng Panginoon, I set before you this day a blessing and a curse. Sa bawat adlaw sa natin buhay, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Saturday, Sunday, next Monday, Tuesday, buong adlaw ina, every day mayroong nakaset ang Diyos na blessing and a curse. A blessing, verse 27, i-bless ka, o eto na, sa mga nag-arap ng swerte, gusto yung sigurado na blessing, eto, blessing. Sabi niya, o Diyos, a blessing if ye obey the commandments of the Lord your God, which I command you this day. Oh, yan ang sigurado. Amen. Gusto mo ng, bangit kasi siya, gusto mo ng blessing? Gusto mo i-bless ka? Ate, if ye obey, kung sumunod ka, the commandments of the Lord your God, which I command you this day. Ay, paano, Pastor, yung sinasabing malas? Ano? Ito, verse 28, and a curse, if ye will not obey. Take note, if ye will not obey the commandments of the Lord your God, but turn aside out of the way which I command you this day, to go after other gods which ye have not known. Hindi pwede na ikaw ay hindi ka sumusunod sa Diyos. Hindi ka nagbabasa sa Bible, hindi ka nagpa-pray. Alam mo natin mga utos ng Diyos eh. Lalo sa mga umatid palagi. May utos ang Diyos, malinaw. Tapos, ang gagawin ko lang, hindi ako susunod sa Diyos, pero mga bakal ako sa mga pampaswerte para pumasok ang swerte. Wala akong ganun. Maski wala ka mga pampaswerte o panlaban sa malas, basta nasunod ka sa Diyos, nasa iyo ang blessing ng Diyos. Yan ang sigurado. Amen? Amen. Hindi dapat tayo nang umuwi sa tsambahan ay napakapangit noon.
tayo mamuhay ayon sa salita ng Diyos. At kapag tayo sumusunod, eh di nandun ang pagpapala ng Diyos. Amen. Eh paano, Pastor, pag hindi tayo nasunod bilang anak ng Diyos, eh di nandun naman ang pagpapalo ng Diyos. Ikaw ang magdidesisyon. Tandaan mo, you are fully accountable. Walang sortihan, walang malasan. Ikaw ang siyang accountable. Ano ba ibang salita? Ikaw ang responsable. Ayun, maganda. You are responsible. Kung sa araw na ito, i-bless ka ba? O papaluin ka? Pagpapalain ka o pagpapaluin ka? Ang pagpipili ay nasa iyo kung pagpapalain ka o papaluin ka. Choose you this day. Blessing or a curse? Sabi ng Bible sa Deuteronomy chapter 30, choose life. Piliin mo yung buhay. Piliin mo sumunod sa salita ng Diyos. The concept of swerte, luck, malas, o parang tsambahan yung buhay, hindi mo yan biblical. Yes, time and chance, sabi na to all men, pero may purpose pa din ng Diyos. Ano? Ayun, yung maganda, pumasok sa isip ko. Intentional ho yan. Okay? In your word, intentional ho yan. Gusto mo i-bless? You must, dapat i-intend mo na i-bless ka. Ipakita mo sa Diyos, Panginoon, worthy, karapat dapat ako i-bless. Bakit karapat dapat i-bless? Kasi nasunod ka. Ipakita mo sa Diyos na meron ka na ano, karapat dapat kang buhusan ng pagpapala. Amen. Now, take note, by the way, baka nasa isip niyo ang pagpapala, hindi mo kwarta ang pagpapala. Okay? Bagamat there are times, may material blessings, pero hindi mo palagi. Dahil mas mabigat ang spiritual na pagpapala. Okay? Which is our next point. Ano? Una, about spouse na maling pag-iisip ng sanlibutan, I hope itama natin yan. About swerte-swerte, itama natin yan. And then pangatlo, about success. May maling pag-iisip ang sanlibutan about success na hindi ko naayon sa Biblia. Okay? Ano yung worldly concept of success? Siyempre, alam natin yun. Magkaroon ka ng material possessions. Tama? Magkaroon ka ng maraming material na bagay. Mga worldly things, sabi ng Bible. Yun ang sukatan ng sanlibutan kung successful ka. Di ba? Kaya ay like, tanduay, tagay, totoong talumpay. Okay, damong kwarta, damong business, alam mo yun, mayaman. Yun ang sukatan ng sanlibutan. Pero pag pinag-aralan mo natin ng Biblia, hindi huli yun ang sukatan ng Diyos. Tingnan niyo sa Luke 12. Luke chapter number 12. Luke chapter number 12. Ang sabi ng Biblia sa Luke chapter 12, verse number 15. Luke 12:15. Sabi ng Bible, and he said unto them, take heed, magbantay, beware of covetousness, mag-ingat sa pagiging sakim. For a man's, take note, for a man's life consisteth not in the abundance of the things which he possesseth. Ang sukatan sa buhay ng tao, sabi ni, by the way, sabi ni Kristo, ang sukatan sa buhay ng tao, sabi ni Jesus Christ, ay dili naaayon sa kadamuan sa iyong mga material na bagay. Dili ayon sa iyong possessions ang sukatan ng buhay ng tao. Ang isip ng sanlibutan, the more na marami kang material na bagay, the more na successful ka. Pero sabi Jesus Christ, no! Hindi yan sukatan ang mga material na bagay. Kaya nga yung sabi sa Mark 8:36, huwag yun nabuksan, for what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Narang pulos, makuha mo man ang tanong na bagay sa sanlibutan, mapapahamak din naman ang iyong kaliwa. Walang pulos, yan ang mga bagay ng sanlibutan. Hindi yan ang sukatan sa buhay sa tao. Sapagkat pwede kang maging mayaman sa sanlibutan na ito. Malinaw? You can be rich in this world, but not rich before God. Yaman mo nga eh, sa mata sa tao, yaman mo nga eh, sa mata ng sanlibutan, successful ka sa social media, sa paningin nila, pero sa mata sa Diyos, hindi. Posible lang, tingin nyo sa Revelation chapter 3. Revelation chapter number 3. Revelation 3 verse 17. Revelation 3, verse number 17, sundan nyo sa inyong Biblia. Sabi ng Biblia dyan, Revelation 3:17, because thou sayest, I am rich. O, kita nyo na, sabi ni Daw, mayaman kami.
Yaman kami. And increase with goods. Damo kami na rin yan. May bago kami na cellphone, may bago kami na laptop, may bago kami na computer, complete ako yung mga gadgets, appliances. Kakabakal pa lang namin sa Gaysano, LCC. May nagpatayo na kami ng bagong bahay, simentado. Eh yung kasi yung ibang pinagmamalaki, yung kasi pinagmamalaki ng ibang tao eh. Ano sa tingin nila, ganun yung buhay. Yung padamuhan, payabangan. Sabi sa tao ni, sabi din yung Bible, I am rich and increased with goods, sabi nila, and have need of nothing. Wala na kami kailangan. Kamu kailangan nyo sa Diyos, kayo pa, kay kaluwi ka, kayo ang kwarta, kami din na namin kailangan. Ano ba? Ang tindi ng mga tao ko. Pero anong sabi ng Panginoon? And knowest not, dinit nyo lang alam, that thou art wretched, and miserable, and poor, and blind, and naked. Sabi nito, kayaman kami, wala na kami kailangan, dahil namin mga areyan. Pero anong sabi ng Diyos, hindi nyo alam, kayo wretched, kayo miserable, kayo pulubi. Kala nila ang yaman nila, pero sa mata ng Diyos, pulubi sila. Kung ang igwa ka lang ay mga material na bagay, pulubi ka sa paningin ng Diyos. Kung yan lang ang iyong pinagmamayabang. Hindi kasi yan ang sumatan ng buhay. Miserable ka sa mata ng Diyos, pulubi ka, bulag ka sa mata ng Diyos, bubad ka sa mata ng Diyos, wala kang bado, alam mo, nakagusi ka, ay, gusi ba? Gusi ba? Anong pronunciation? Hindi ko lang. Louis Vuitton. Ano? Vuitton Beach Resort. Ang sunod mo. Ano pa ang mamahaling iyan ang sunod mo? Branded. Pero sa mata ng Diyos, naked ka. Ubad ka. Wala kang bado. Kaluwi ka. Pulpubre ka sa mata ng Diyos. Ay, di rin ang sukatan, kapatid. Anong sabi ng Bible? Buksan natin sa Luke chapter 12. Dito sa Luke 12, may nagmayabang sa Luke 12. Tingin mo. May nagmayabang, sabi niya, oh, ganda ko ng kwarta. Luke 12. Aus, tama ko? O, tama, Luke 12. Sabi sa verse number 16. Luke 12:16. And he spake a parable unto them, saying, the ground of a certain rich man, ito, dami yan, brought forth plentifully. And he thought within himself, saying, what shall I do? Because I have no room where to bestow my fruits. And he said, this will I do. I will pull down my barns and build greater, and there will I bestow all my fruits and all my goods. And I will say to my soul, soul, that was much goods. And dami mo ng kwarta, and dami mo ng ari-arian laid up for many years. Take thine ease. Magpa-easy-easy ka na lang. Eat and drink and be merry. Kumain ka, uminom ka, magpakasaya ka, travel around the world ka na lang, kasi ang dami mong kwarta, mayaman na sila, pakasasa ka na. Yan ang isip niya. Mayaman siya eh. Oh, nag-click ang investment niya eh. Verse 20. But God said unto him, pero sabi ng Diyos sa iya, thou fool, ikaw namang mang. Ano kung ganito pag-iisip mo? Naisip mo ay, ang goal ko sa buhay ay kung kumita ng madaming pera tapos ma-around the world ako, enjoy ko nilang ang buhay kasi dito ako nakakwarta. Kasi iba ganun talaga pag-iisip eh. Ang tawag sa inyo Diyos, mamang. Mamang ka kung irugsan ang pag-iisip mo. Kaya di lang ina ang buhay. Di lang irugsan ang buhay. Kaya sabi ng Diyos, mamang ka. Thou fool, this night thy soul shall be required of thee. Ngayong gabi kukunin ko yung kaluluwa. Oh. Then whose shall those things be which thou hast provided? O saan mapupunta? Ano mo kayamanan? Saan mapupunta ang iyong pinagtrabahuan? Saan mapupunta lahat ng yan? So is he that layeth up treasure for himself and is not rich toward God. Ganito ang tao na nag-iipon sa kayamanan sa iya sarili lang, pero sa mata ng Diyos, hindi siya mayaman. Pwede ka maging mayaman sa mata ng sanlibutan, pero pulubi ka sa mata ng Diyos. Kaya nga, ang konsepto ng success ng sanlibutan ay hindi ho yan ang biblical na konsepto ng success. Ano ba nyo lang? Ano? Mali yan. Hindi yan ang sukatan. Kaya nga, sabi ng Panginoon, anong dapat natin gawin? Matthew chapter 6. Matthew 6, verse number 19. Sabi ng Bible, lay not up for yourselves treasures upon earth. Dili dapat kita mag-impok sa kayamanan dili sa duta where moth and rust doth corrupt. Ano? Kinakalawang, inaamag, and where thieves break through and steal. Ninanakaw, hinahak,
ang mong account sa banko, mahahack, may scam ka, tinawagan ka, naniwala ka, na-scam ka, ah, nag-invest ka, scam ka, ano, mayroon, mayroon dati dun sa dating simbahan namin eh, ano, millions niya, invest sila, invest, pak-pak-pak, buhos na buhos. Ayun, na-scam, millions, taranis, karaso, wala, ikot. Tapos, ang buhay, kaya sabi ba, huwag mag-impok ng kayamanan dito sa lupa, but lay up for yourselves treasures in heaven. Doon sa langit pa rin mag-ipon. Where neither moth nor rust doth corrupt. Dili nabubulok dito. Amen. Hindi doon apektado ng second law of thermodynamics. And where thieves do not break through nor steal. Dili makakawat dito ang Diyos. Ang siyang may bantay. Amen. Ano? Yun ang dapat natin pag-ipunan. Sabagat verse 21, for where your treasure is, there will your heart be also. Kasi kung ang atong focus ay sa mga bagay na makalangit, ay ibig sabihin ang puso taat ko sa mga bagay na makalangit. So ang ating paglalaanan ng pansin, ang ating bibigyang atensyon sa buhay kanina, hindi ang mga makapundong bagay, kundi mga bagay na espiritual. Kasi nag-iipon ka, sinisigurado may account mo sa langit, ay palaging may record. Paano magkaka-record? Ibig sabihin, naglilingkod ka sa Diyos, ginagawa mo yung tama, kasama yun. Namumuhay ka ng maayos. Yung pagsunod mo, yung pagsunod mo sa Bible, recorded yun sa Bible. At sa ating pamumuhay ng tama, ano man ang ating ginagawa para, kahit yung magtatrabaho ka sa labas, pero ginagawa mo para kay Kristo, pag binasa mo sa Book of Colossians at Ephesians, you obey your masters according to the flesh, not with eye service, kundi para sa Diyos, ginagawa mo yan, may reward yan sa Panginoon. Ika'y naglilikod, nagtatapat ka sa Diyos, may mga sinasakripisyo ka para sa Panginoon. Imbis na magganito ka ng Domingo, magganyan ka ng Domingo, sinisimba mo, ano, sinasabi mo, 250 lang naman yan, di ba yung kaya bilhin ng Diyos? Nasimba ka. Alam niya ng Diyos. Amen. E yung iba kasi parang piliin nila, mas malaki pa yung 250 kesa sa Panginoon. Mas malaki pa yung 500 nakikitain sa Domingo kaysa sa Diyos. O sige, di pinili mo yung 250 mo, pinili mo yung 500 mo. Pero wala kang ganito pala sa Diyos. Ang 250 mo, 500 mo, nabulok, nawala, nanakaw, nagasto, wala na. O, eh kung inimpok mo ng kayamanan sa langit, eh di nagtagal. Amen, hindi pa mawawala. Ganyan kapalad ang mga tao na naglilingkod sa Panginoon. Ang success ay hindi sa mga ganyang bagay. Kaya nga, merong example sa Bible. By the way, bilang mga Kristiyano, huwag mo tayo mainggit. Amen? Huwag tayo mainggit sa mga bagay na meron ng mga unbelievers. Kaya nga sabi ng Bible, envy not sinners. Huwag tayo mainggit sa kanila. Kasi mga bagay na yan, temporal lang yan. Yung mga material, masisira yan. Yung mga bahay, hindi ko ganyan. Linog lang kalapat yan. Wala na, tapos na. Ano, sunog lang, wala na, tapos na. Mahak lang, wala na, tapos na. Huwag tayo mainggit. Kung ikaw ay namumuhay na maayos naman, nakakatawid ka naman, kontento ka sa buhay mo, hindi ka naman, ano yun? Kasi actually kung may pagkain ka naman, may damit ka naman, may bahay ka naman, eh okay din eh. Makontento sa kanong meron ka. Ano, huwag ka mainggit sa kanila, okay na yan. Sa Bible, mayroon example ng tao na dahil tingin siya ng tingin sa mga unbelievers na ito, nainggit siya, nagkaroon siya ng maling pananaw. Tingnan nyo sa Psalm chapter 72. Psalm 73. Psalm 73, sabi sa Biblia din. Sabi ng Bible, verse number 1, truly God is good to Israel, even to such as are of a clean heart. But as for me, my feet were almost gone. Sabi niya, halos mag-backslide na ako. Halos lumayo na ako sa Diyos. My steps had well nigh slipped. Verse 3, anong dahilan bakit halos na mag-backslide na siya, tumigil na siya sa Panginoon, halos mag-quit na siya sa Diyos? Anong dahilan? Verse 3, for I was envious at the foolish. Siya'y naingit sa mga mangmang. Ba't siya naingit sa mangmang? When I saw, dahil anong nakita niya? The prosperity of the wicked. Kasi nakita niya yung prosperity ng mga masasama, ng mga unbelievers, na may dalpot na balay, na may mga kotse, na damong kwarta, ano, dun siya nainggit. Mali ho yun. Dapat kung tayo nainggit. Anong resulta pag tayo nainggit? Itong taong ko nainggit siya. Nakita niya, kakapanood niya ng Facebook, YouTube, Instagram, bagang wala pa sa panahon niya. Okay? Kasi kakatingin niya sa mga bagay na yun. Verse 5.
Sabi niya, they are not in trouble as other men, neither are they plagued like other men. Therefore, pride compasseth them about as a chain, violence covereth them as a garment. Hindi ito katotohanan yung sinasabi niya dito. Ito lang yung naisip niya. Kasi sa unahan, mamaya, na-realize niya, mali pala ito. Halinaw, ito yung state niya nung siya'y backslider pa sa puso. Ito yung state niya nung may mali pa siyang kaisipan. Okay? Ano sabi ng Bible? Their eyes, verse 7, stand out with fatness. They have more than heart could wish. They are corrupt and speak wickedly concerning oppression. They speak loftily. They set their mouth against the heavens. Dahil may yaman nga ni, maski na nung sabi yung rapakayaman sa mga spiritual bagay. Their tongue walketh through the earth. Therefore, his people return hither and waters of a cup, full cup are run out of them. And they say, how does God know? Wala kasi ng pagkilala sa Diyos, eh, mga may yaman ito. And is there knowledge of in the most high? Behold, these are the ungodly. At yung mga walang Diyos who prosper in the world. They increase in riches. Verily, I have blessed my heart in vain. At yung kanyang pananaw nung siya'y backslider, mali ang pag-iisip. Sabi, oh, sayang lang. And wash my hands in innocency. For all the day long, I've been plagued and chastened every morning. If I say I will speak thus, behold, I should offend against the generation of my children. When I thought to know this, it was too painful for me. Sabi niya, napakasakit. Kakatingin niya, kaya nga, huwag tayo tingin ng tingin sa mga maling bagay. Kakatingin ng tingin mo, kaka-scroll-scroll mo, tingin ka ng tingin, maingit ka talaga. Isang bagay na mali, huwag ka tingin ng tingin, mag-focus ka sa mga bagay na tama. Kaya nga sabi ng Bible, think on these things sa mga bagay na tama. Sabi niya, tingin siya ng tingin, it was too painful for me. Ah, ang sakit. Eh kasi mali tinitingnan, kung ano kasi tinitingnan mo eh. Kaya ka nasasaktan. Ano dapat gawin? Verse 17. Dito ang solusyon. Ito yung naging solusyon sa kanyang pagbabakslide, sa kanyang pag-iingit. Until, kita nyo? Until. Okay? Until I went into the sanctuary of God. Ano yung sanctuary? House. Church. Halinaw? Sabi niya, hanggang pumunta ako sa church, then understood I their end. Then, doon po naunawaan ang katapusan ng mga tao nito. Bakit? Kasi nagsimba siya. Amen? Pumunta ka sa tamang bagay. Mag-focus ka sa mga tamang bagay para maitama ang iyong pananaw. Kailan na itama ang kanyang pananaw? Yung kanyang maling konsepto ng success na ituin, na itama. Nung siya nagsimba. Amen? Siya'y nakapakinig ng salita ng Diyos na ituin ang kanyang pananaw. Ganon din sa atin. Tayo, higit na higit dito, higit na higit doon, higit na higit sa kanila. Itama natin ang pananaw na yan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Sabi niya, then understood I their end. And then basahin mo na unawaan niya, ang katapusan ng mga taong ito ay mas matindi. Pangit ang kanilang katapusan, miserable. Mapalad pa din tayo ng mga taong ligtas. Yan ang mensahe ng verse na ito. Ano? Basahin niyo lang po yan. The point is, para sa ating pagtatapos, ang successful ay hindi mo yung mga bagay na mayroon tayo, na pera o material. Kundi alam niyo ang success sa Bible, ito na, biblical success ay ganito. Pag sinearch mo yung success na word sa Bible, usad lang yung nakabes ginagin sa Bible. At yan ay matatagpuan sa Joshua chapter 1, verse number 8. Nasabi doon, this book of the law, Bible, shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Yun lang yung success sa Bible. No word. Ano? Saan nakakonekta ang success? Sa Bible. At sabi ng Bible, ang success ay sa pamamagitan ng pagkaalam mo sa salita ng Diyos. Kasi may meditate mo siya. Diba? So, malalaman mo ang salita ng Diyos and then you will observe. Ano yung observe? Gagawin mo, isa sa buhay mo. So, what is success? Success, biblically, is knowing the will of God and doing it. Yan ang tunay na tagumpay. Yung malaman mo kalooban ng Diyos at ginagawa mo. Yung ikay nag-pray dahil alam mo kalooban niya ng Diyos at ginawa mo, success yan. Amen? Hindi kaya nagbasa ng Bible dahil alam mo kalooban ko ng Diyos at ginawa mo, success yan. Kaya nga pag di ka nagbasa ng Bible, failure yun eh. Hindi kaya nagsimba ngayon as a church ka dahil alam mo ito yung kalooban ng Diyos. Amen? Ano? Nandito ka, ginawa mo, success ka ngayong Sunday. Amen? Ano man ginagawa mo na alam
Bible, ginawa mo, nalaman mo, ginawa mo, yun ang success. Yun ang tunay na success. At sa pamamagitan ng mga bagay na ito, doon tayo pagpapalain ng Diyos. Hindi lang yun. Paano mo malalaman ang success? Hindi lang sa pagbabasa ng Bible, kundi sa pamamagitan ng pag-a-attend ng church. Kaya nga, sabi doon kanina sa ating binasa sa Ephesians 4:11, bakit binigay ang mga pastor? Para tayo ay mag-mature. Dahil kapag tayo mature na, dilit na kita mga bata na maski diin lang daramon, maski diin lang palidon, kundi kita'y matibay. Amen? Nakatayo sa salita ng Diyos. Yun ang tunay na tagumpay. Alam natin ang kalooban ng Diyos dahil nagbabasa natin sa Bible, nag-church kita, aramtan ng mensahe sa Diyos, ang direksyon na gusto ng Diyos na imuunta, kantuan ta. Dahil doon, aramta, hihimuunta. Pag hindi mo kwento ng kalooban ng Diyos, success ka. Amen? Kapag ikaw ay namuhay ng tama ayon sa Bible, success yun. Tagumpay yun sa mata ng Diyos. Huwag ka maingit sa kanila na may mga ganito-ganyang material. Hindi yun success. Mawawala yun eh. Mawawala yun, may sira yun. Pero ikaw ay nasunod sa Diyos, makikita yan ng Diyos. Di ba? Alam yan ng Diyos. Eto, nag-pray, nagbasa ng Bible, nag-soul winning, naglilingkod, nag-asimba. Kita yun ng Diyos lahat. At alam yung pinakamaganda? Ang Diyos na nasa langit na meron tayo, nakita niya lahat ng ating ginagawa, ibibless ka. Dahil alam niya, sumusunod ka sa kanyang salita. Yun ang tunay na success. Ang buhay, itama natin. Sa pamamagitan ng hindi pagtayo sa mga makasanlibutang pag-iisip, kundi sa pamamagitan ng pagtayo sa salita ng Diyos. Pagdating sa pag-aasawa, ibasin natin sa salita ng Diyos. Huwag ka makinig sa payo ng sanlibutan. Kaya sino mang DJ yan, natatawagan mo, huwag ka makinig dyan. O sino man sa Facebook na i-chat mo, sa Bible ka maghanap. Pagdating sa swerte-swerte, huwag ka na, itigil mo na yan. Imbis na ibakal mo sa mga kunanan na pampaswerte, ano, itama mo, ano, i-invest mo sa tamang bagay. At maging pagdating sa katagumpayan, ibasin natin sa Bible. Huwag tayong maingit sa mga bagay na meron sa ang mga ating believers. Worldly concepts that Christians believe, I hope, tanggalin natin yan. Amen? At itama natin ang ating pananaw. Tayo manalangin, close your eyes and bow your heads. Dagilang Diyos, salamat sa inyo pong salita na ang pag-aralan. Thank you for teaching us na may mga maling konsepto na bigbit pa rin kami bilang mga Kristiyano na I hope na ito po'y mawala, matanggal. Sapagkat kung merong pinakamagandang buhay, ito yung buhay na nakabase sa Bible. Kasi ang Bible ang the best na pwede namin tayuan. Sapagkat ito'y matibay na pundasyon, napakagandang pundasyon sa aming buhay. I hope ang bawat isa gawin namin pundasyon ang salita ng Diyos. Panindigan namin ito. Basahon namin ni Pirmi, Uro Adlaw, maging matapat kami sa pag-a-attend sa church para kami patuloy na matuto at lumago. Para din kami ginapalid sa mga punanan opinion sa sanlibutan. Ginadala kong diin-diin ayon sa payo ng mga unbeliever. Kundi kami maging matatag at matibay na Kristiyano dahil sa Biblia. Salamat sa inyong salita, patawad sa inyong mga kasalanan. Pagdalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.